Magandang araw po muli. Ito po muli Blue Star Clay at aking po ibabahagi sa inyo ang aming paghahanda sa panganganak ng aking si Sweetie. At ipapasilip ko rin po sa inyo kung paano yung actual na kanyang panganganak. Pasintabi lamang po sa mga masiselan. Baka po matapatan na kumakain kayo. Makita nyo po yung actual na delivery ni Sweetie. Medyo baka po mag-iba yung inyong panlasa. Pero gusto ko pong i-share sa inyo yung aming paghahanda nung siya ay manganganak na. So ito pong video ito ay nirecord namin the day na nag-deliver na siya. So yung time na yan, medyo nagdaramdam na siguro siya, kaya nasa tabihan niya lang ako palagi. Ayan, kung mapapansin niyo po, sobrang laki na siya ng aming Sweetie. At hindi po namin ine-expect na yung kanyang mga puppy ay malalaking lalabas. Although, 5 puppies lang po ang laman niyan. Makikita niyo po na yung kanyang chan ay sobrang laki, bilog na bilog. So, ang sabi ng iba nung nakikita nila ito, baka dumanganak siya ng 8 or 9 kasi malaki nga yung chan niya. But blessing na 5 puppies po at malalaki po yung puppy, kaya po malaki talaga yung chan. Yeah, malaki po din kasi yung tatay ng mga anak niya, kaya nakakatuwa po na in-expect na po namin na talagang magandang lahi yung ilalabas ni Sweetie. Ayan, akin po siyang laging sinusuklayan para kahit papano siya ay kumalma. Mapapansin niyo po, hingal na talaga siya. Yung time na yan po ay hindi na ako halos umaalis sa kanyang tabihan. Kasi nung time na siya ay nanganganak, every time na aalis ako sa tabi niya, halimbawa kukuha lang ko ng tubig or sakain, umiiyak talaga siya, para siyang bata. Ayaw niya talaga magpaiwan sa akin. Ang ginawa ko po, nag-prepare na po ako ng mga kakailanganin niya. Ayan, tulad po ng mga karton. Ayan, kung mapapansin niyo po, ayan na po yung time ng delivery. Madugo talaga siya. At ginawan po namin ng paraan na maging safe. Nag-provide talaga kami ng mga hon. Kasi yung kapalang nanganganak na aso, talagang gusto nila yung milk. Nakukot-kot ba? Tabang siguro kung sumasakit yung tan. Ayan po, atas naging handa rin po kami ng box para doon sa mga anak, para pag inilabas niya yung anak niya, isa-separate ko muna to make sure na hindi niya matatapakan yung kanyang puppies, kasi medyo mabigat po si Sweetie. At pag natapakan niya po talaga yung puppy niya, ay may possibility na masalanta. So, ayan po, kung mapapansin niya, ikinulong ko talaga siya kasi masyado siyang malikot. Kahit ito rin yung time na humihilab talaga. Ako naman, nasa lawas lang ako ng tulungan. Nasa tabihan lang po ako ni Sweetie. Kasi nga, pag maalis ako, talagang umiiyak siya. Kaya kailangan nakikita niya ako. At kinakausap ko rin po siya. Diyan ka lang! Kung mapapansin niyo po, tinawag ako ng aking asawa kasi pinapakain niya. So, bating na? Tanghalian na po kasi hindi ko talaga maiwan yung aking Sweetie. Kasi umiiyak nga siya. So, late na nag-lunch ang kanyang mami. Ayan. So, nakikita niyo po ay papalabas na po yung kanyang baby. Talagang grabe po ang hirap niya kasi malalaki nga po yung puppies niya. So, ayan. Makikita niyo po yung actual footage ng paglabas ng kanyang baby. Inulit ko po, pasintabi po sa mga kumakain. Ayan. Talaga pong masalimuot sa age na ito. Ayan. Isang character din pala ng aso is yung siya na mismo yung nagbigay niya sa kinakain niya din yung mga leftover ng kanyang pag-leftover talaga, parang pagkain talaga.
yung mga inunan, yan. Kaya talagang, ayan po, lumabas na yung kanyang isang pabyo. Tingnan niyo po kung gaano kalaki yung patis niya. I mean, pag ang lumabas. Ayan. So, ayan na po. Yan po yung 5 healthy puppies niya. At, nakakatuwa lang po. Ba't tinataulan niya? Yung mga kung footage na yan ay ginawa namin kahapon. So, second day na po. Saan ka punta? City? Kung malakas na nga yung city. At sana makarecover siya soon. Kailangan lang talaga agapay ng vitamins at sapat na pagkain.